Hi guys, and welcome back to another vlog. So today we are going to unbox my dream camera. Matagal ko na pinag-iisipang bilhin to. Actually, hindi ito camera ko, ang gulo ko, no? So before, ilang araw akong nag-iisip or hindi ako pinatulog itong camera ito kasi gusto ko nang bumili, which is ang originally na gusto kong bilhin is yung Canon G7X Mark II, which is napakaganda ng review niya. And kaya everyday ako nanonood ng review niya before ko siya bilhin or before ako nag-decide na bumili. Everyday ako nanonood ng review and napakaganda ng review niya for vlogging. And meron siyang mas maganda, mas upgraded version, yung Mark III. Gusto ko rin siya pero medyo off yung autofocus niya, sabi dun sa review na napanood ko. So medyo parang nag-aalangan ako and medyo mas mahal yung presyo nung Mark III kasi dun sa Mark II. Syempre, upgraded dun eh. Mas latest yun. So ayun, everyday akong nanonood ng mga reviews na gaya ng sinabi ko kanina po, ulit ako. And so, ito na nga. So, nag-decide na akong bumili ng bagong camera. Kasi, ayoko na nung ginagamit ko. Nung camera ko na, meron akong camera na mirrorless, which is this Fujifilm X-A20. Ito siya. And, hindi ko siya gusto. Napakapangit nung audio niya kapag nag-record ako ng videos. And, hindi ko rin alam kung bakit ito binili. Even sa mga travel ko, ang ginagamit ko is yung camera na ginagamit ko ngayon. Ayan, sa pag-film yung Samsung Note 8. Yan yung ginagamit ko always. Kahit dala ko ito pag nag-tubihain ako, pumunta ako ng Japan, Cebu, Boracay, or kahit saan pa, dala ko ito. Pero hindi ko ito ginagamit and I don't know why. So ayun na nga. Nag-decide na ako bumili ng G7X Mark II. Hindi ako makapag-decide talaga na bumili. About 1 week ako nag-isip or 2 weeks. Tagal, no? So, inisip ko, mag-try ako mag-check sa a marketplace sa Facebook, which is mga second hand na gamit. So, search ko ng Canon G7X Mark II. Yung presyo niya is medyo mataas. $22,500, $20,000, $21,000, ganyan yung presyo niya. And nakakita ako sa tawag dito, sa Shopee, sa Santa Delivery, yung store. Legit naman yung mga paninda nila na nakita ko sa review, $24,200 yung presyo ng kanilang G7X Mark II. So inisip ko, bakit ang mahal pa rin? Kasi sa store, mas mahal siya, around sa 30,000 yung Mark II. Kung isi-search nyo sa Henry's or sa Camera House, ganun yung presyohan niya. So, one time, nakakita ako ng sale, ng mababang presyo ng Mark II sa marketplace. So, yun, nakita ko siya, 16,000 yung benta niya, kompleto pa naman yung package. Ang ganda, parang hindi pa siya gamit na gamit, and siya ko yung profile ng nagbebenta, parang she's into, parang nagpabawas siya ng gamit and maganda naman yung ratings niya. Meron siya mga binenta before pa sa marketplace and maganda naman yung feedback sa kanya. So, inisip ko na pwede try ko itong bili. Try ko to. So, minessage ko siya ngayon. Kaya lang, sabi niya, sold na daw. Ang bilis niya mabenta kasi 16,000 nga lang naman yung niya, which is almost half the price nung original na price nung sa brand new. So, move on.
Kinabukasan, nakita ko yung mismong post ng picture na yon. I mean, yes, tama, nung picture na yun, ibang tao yung nag-post. Binibenta niya for 18,000 pesos. 18,000 pesos. So, inisip ko, nagbayad, yung nakabili ng 16,000 pesos na camera na yon, siya yung nagbabuy and sell. And, pinost niya for 18,000 pesos. Same picture as in lahat nung sa nakapost na una-una. So, minessage ko ngayon, nag-offer ako ng 18,500 pesos. Mas mataas din sa asking price niya. Para dun siguro, nag-reply na yung seller. And sabi niya sa akin, naka-pending daw. Naka-reserve yung item. So, sabi ko, ano ba yan? Hindi yata para talaga sa akin to. So, sabi ko, sige, kapag hindi na tuloy yung transaction niya or hindi na benta, ako na yung bibili. Tapos sabi naman niya, okay na. Tapos nung kinabukasan, nakita ko, sold na yung item and my God, ano ba yan? Sabi ko, hindi yata para talaga sa akin to. So, kinabukasan, inisip ko na ano ba yan? Bakit pinagpipilitan ko yung sarili ko dun sa mga ganyang bagay? Sa mga dun sa Mark 2 na yan, siguro hindi yan para sa akin and nag-decide na akong bumili ng Canon G7X Mark 3. So ayan, mag-unbox na tayo kasi yan naman siguro yung pinunta nyo dito. And this is it! Ta-da! Okay, so this is not the original. Hindi talaga yung gusto ko na bala kong bilhin. Kasi nga, unang-una, mahal. And, pangalawa, sabi din sa review, mapangit yung autofocus. Pero, ang advantage naman nito is, meron siyang microphone jack. And, meron din akong binili dito, na Boya, ito siya. Patalo na itong binili last year pa. And, hindi ko siya nagagamit dun sa Fujifilm ko na camera. Kasi nga, walang audio jack yun, walang audio input. So sabi ko, bakit hindi ko i-try itong Mark 3? So, ito na nga, hawak-hawak ko na siya, nabili ko na siya. Kinabukasan, na-reject ako. Right after, na-reject ako ni Mark 2. So, ayan. So, akala mong Mark 2 ha. Wala akong pambili. Mark 3 pa ang nahawakan ko. Sorry ka na lang. Ayan na siya. So, ayan. Let's go to the unboxing. So, this is not a true unboxing ha, kasi nabuksan ko na to, nagamit ko na, try ko na siya. So, itatry ko lang. I-ano lang din natin. So, this is the package looks like, kaya pag-open mo, meron ditong manual na hindi naman natin binabasa. Minin nyo yan. Ayan. Tapos, ano pa to? Parang ano, proof of purchase, something like that. Dealer record of Canon purchase. Ganyan. Ayan, yun lang. Tapos, meron siyang kasamang ito, charger. So, ayun, nagbabalak din akong bumili ng ano, ng charger na, I mean, ng battery, extra battery. Kasi nga, siyempre pa, nag-travel tayo, kailangan natin ng maraming battery. Kasi nabasa ko na hindi naman maganda yung, I mean, hindi matagal yung power, ano nito, capacity ng Samsung. So, ayun, and of course, the camera itself. Tadam! So, napaka-compact nitong camera na to. Unlike dun sa aking lumang camera, this one. Okay. Pa-compare natin, ayan, side by side. Oh, ayan oh. Sobrang malaki yung difference. Ito pwede mong ilagay sa bulsa. Unlike dito kasi nga meron siyang nakalagay na lens. Pero kaya lang ito, pwedeng palitan ng lens, ito naman hindi. Pero karamihan na ng mga vloggers, ito yung mga ginagamit nila. So let's go ahead and try it na. So ayan, click mo lang yung on and ayan, magre-record ka na. And gusto kong i-try yung ano niya, yung mic. So i-try natin ilagay yung mic kung mas maganda yung audio. So, and also, napi-flip din yung ano nito, screen kagaya nung yung Fuji ko, napi-flip din siya. So ito,
Ayan. I-insert ko na lang tong record na to dyan sa vlog. Ayan. And, ayan, nakikita ko naman, maganda naman yung focus niya. And yung square, ayan, sumusunod siya sa mukha ko every time na gumagalaw ako. Maganda naman siya. And, parang may filter siya. Ang ganda nung registro nung sa screen. Ayan, ang ganda. Okay. So, siguro maganda rin yung lightning kasi nasa labas ako, nasa terrace ako ng bahay. Ayan, siguro naririnig nyo yung mga chirping ng mga ibon, tsaka yung manok na pumuputak ng putak. Siguro iniwan ng asawa ng kanyang manliligaw. Ayan, so ayan. And maganda naman yung focus niya. No, ayan, nagpo-focus naman siya. Isa pa. Oh, ayan, nadidetect niya ako kagad. Ganun talaga siguro pag magaganda. Alright, so i-check natin ngayon yung may mic na. So ayun, I am vlogging with the mic. Hindi ko gamit yung mic dun sa unit. May extra mic ako sa labas. Ayan. So check natin. And tinatry ko to with the dead cat. Yung parang mabalahibo na something. So titry natin kung makakancel niya yung noise. Ayan, may dumadaang tricycle. Kung naano niya, nadidetect niya. Ayan. May mga tricycle and kasalukuyang humahangin ng malakas. Can you see it? Ayun. Oh, no. Ayun, humahangin siya. And tingnan natin kung maririnig siya or mag-register siya sa video, sa recording nung ano, using the dead cat. And try naman natin without the dead cat. Alright, so I am recording with the mic on, nawala yung dead cat. So, yun lang mic yung nakalagay sa kanya. And, check natin kung ano yung difference. Hindi ko siya ma-check ngayon. Makikita ko lang to kapag nag-record. Pag nag-edit na ako ng video. And, comment below kung meron kayo nakikitang difference. Ayan, may motor na dumadaan. Okay. So, check natin kung may difference ba yung merong mic, I mean merong dead cat tsaka wala. So ayun. So ayun, nakita nyo naman yung sample videos gamit itong Canon D7X Mark III. And so far masaya naman ako sa purchase ko and sigurado ako gumawa ng video using this camera. And ayun, napakasaya ko and so blessed to have this camera. And kung tatanungin niyo ako yung presyo, is this is cost around 40,000 pesos. Yes po, mas mahal ito kaysa sa G7X Mark II na nagko-cost ng nag-range ng 35,000 to 30,000. Pero din nga sa Santa Delivery, 24,000 pesos lang siya. And legit naman yung mga items nila. So, pero this one, parang ano sa kanila eh. Ewan ko lang, parang basta more or less 40,000 pesos din. So, parang ganun din. And, ayun na nga. So, ayun, nagbabalang akong tumingin or bumili ng extra battery. So, hindi ko alam, hindi ako makadecide kung ano talaga yung bibiliin ko. Nga ano kung nakita sa Lazada and sa Shopee ng Wasabi ba yun? And hindi ko alam yung performance. Anyone alam or nakatry ng bumili nun, comment below kung maganda yung performance niya or okay siyang gamitin as spare battery dito sa Canon G7X Mark II or Mark III kasi pareho lang naman yung battery niya. And ayun, sana marami pa tayo mga videos na magawa. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video.